habang nabibigyan ko na pala sila ng advice, parang yung ibinibigay ko sa kanilang mga advices and base din sa mga na-experience ko. Hello po, good evening. Naka-off lang po yung camera ko. Sorry. Hi po. Ah, okay. Yes po. Miss Angeline, good evening po. Congratulations. Then po, Padalove. Yung first question ko po, when conceptualizing Padalove po, did you also share some inputs to complete the concept? Nag-share ka pa ng insights to finalize the concept before po siya nag-air? Actually, Kuya Christoph, siguro na nabuo talaga ito, ang Padalove, simula nung unang buwan ng nag-lockdown. Mm. Kasi, syempre, parang doon nag-umpisa na wala akong trabaho. Tapos madalas talaga na meron akong mga kaibigan sa Sampaloc. Ang hilig-hilig nila lang maghingi ng advice sa akin. Tapos, parang hindi ko namamalayan na habang nabibigyan ko na pala sila ng advice, parang yung ibinibigay ko sa kanilang mga advices and base din sa mga na-experience ko. Tapos, lagi nila akong tinatanong, ano bang magandang theme song ang bagay ko? So, nung meron akong mga kaibigan na nanghihingi sa akin ng mga payo about love, kasi katalasan ng mga kaibigan ko, mga baby, dami. So kapag broken-hearted sila, parang yun yung nakasanayan namin. Punta sila dito, tawag na. Tapos si Papa Dido, yung sa creative din po, nasabi ko na sa kanya yon. Tapos sabi ko, Papa Dido, total wala naman po ako masyadong ginagawa. Nasa bahay lang ako. Bakit hindi po tayo gumawa ng isang online show na ganito yung concept? So sa akin po nagsimula yung magbibigay ng advice, tapos naisip din nila na bakit doon sa dulong part ng madalas, bakit hindi mo sila bigyan ng team song, kung ano yung request nila. Okay. Pero para po lumaki yung, ibig sabihin ko, para mas lumawak po, sabi ko, bakit hindi iba't ibang klaseng kwento basta about sa pagmamahal? Parang ganyan. About sa family, sa jowa, sa mag-asawa. Kahit kanino, basta about love. Kaya Padalove po yung naging title. Okay po. Miss Angeline, what are the challenges shooting this show in the middle of a pandemic? Ano po yung mga challenges? How did you overcome the challenges? Honestly, nung una mahirap. Parang hindi ako sanay na hindi ko nakakasama yung mga katrabaho ko. Di ba parang sa mga shows, parang lahat, ang dami-dami, laging magulo, parang busy lahat. So itong Padalove, nung una po naming mga taping days, talagang nandito lang ako sa bahay. Tapos, bali, ang nangyari, yung mga material na kailangan namin, katulad po ng mga backdrop, tapos yung camera, kasi wala naman akong camera na katulad ng ginagamit na pang professional talaga. So yun yung sabi ko na lang kanila, Ma'am Kate, bakit hindi nyo nalang iwanan sa bahay namin para in case na mag-shoot po tayo. Nandun kayo sa bahay ninyo, tapos lahat sila nakamonitor lang po sa Zoom, parang ganito. Tapos lahat sila, parang ginagawa pa nila yung trabaho nila, pero sa bawat bahay po. Kasi mahirap din po talaga na lagi kami magkakasama dito sa bahay. Kasi may senior po akong kasama. So kailangan talagang mabantayan. Okay po. My last question po, Miss Angeline. Ano yung message na gusto mong i-impart sa mga televiewers with this new season of Padalove? Siguro, ako po, natutuwa ako kasi ngayon, katulad ngayon, season 2 na kami, mas marami po yung natatanggap namin mga sulat or mga kwento lalo sa ibang tao. Siguro, ang masasabi ko lang sa kanila, first of all, gusto ko mag-thank you, syempre, sa lahat ng mga nagpadalove ng mga letters nila dun sa season 1 po namin. At sana wag silang mahihiya or wag silang matatakot na i-share yung kwento nila tungkol sa pagmamahal, kahit saan, tungkol saan pa yan, basta tungkol sa love. Wala naman po kasi kaming pinipili or hinihindian, basta nagpadala sila ng sulat nila. Gusto lang talaga namin i-share yan, lalo kung gusto lang po nilang i-flex yung mga love stories nila. Tatanggapin po namin na lahat. Okay po. Thank you so much, Miss Angeline. Thank you po. Thank you, Christopher. Thank you, Christopher. Kahit hindi kita nakikita.